Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Ukay na Negosyo. Anong ginagawa mo dito sa garahe? Kanina pa kita tinatawag ah, pero parang di mo ako naririnig. Pasensya ka na, may iniisip lang kasi ako eh. Oh, ano naman yun? Iniisip ko kung magnegosyo na lang tayo. Sa totoo lang kasi, napapagod na rin ako sa trabaho ko na may amo eh. Saka ilang taon na rin naman tayong nagtatrabaho pero hindi naman tayo naasenso. Sige, subukan natin na magnegosyo. Ano, may naisip ka na ba? Yung kaibigan ko matagal na siyang nasa okay business. Okay naman daw ang kitaan. Inalok niya nga ako na sa kanya na lang kumuha kung sakaling maisip ko daw na magnegosyo din ng ukay. Sabi pa niya, wala daw talo sa ukay. Tubong lugaw pa. Hindi ba matrabaho yun? Siyempre, mga ukay yun. Lalaban mo pa at paplantsahin. Nabanggit nga din yun ng kaibigan ko pero ganun daw talaga sa negosyo ng ukay. Sibag at diskarte daw ang kailangan. Eh mukhang desidido ka na talaga sa planong subukan yung pag-uukay eh. Eh di, supportahan kita sa kung ano yung gusto mo. Talaga? Ako salamat ha. Alam ko naman na yan ang sasabihin mo eh. Makalipas ang ilang araw simula na magkausap silang mag-asawa, tinawagan na ni Nancy ang kaibigan para humingi ng ilang detalye tungkol sa pag-uukay. Plano kasi ni Nancy na sa garahe mismo nila i-display ang mga ibinebentang ukay para hindi na sila kukuha ng pwesto. Matapos nga magkasundo, umorder na kagad siya ng 10 bulto ng ukay rito. Kinabukasan din, i-deliver ang mga bulto ng ukay. Medyo kabado pa si Nancy ng mga sandaling yon dahil yon ang kauna-unahan niyang negosyong pinasok. Maghapon ding naging abala si Nancy. Pinili niya ang mga maayos pang damit na maaaring ibenta at yung mga itatapon na ay inilagay niya sa sako. Parang bagay sa akin to ah. Mabranded halos at malilinis lahat. Sobrang lukot lang talaga. Mukhang mapapalaban ako ng gusto nito ah. Bago dumilim ay natapos na rin naman si Nancy ang ginagawa. Pakiramdam nga lang niya na ubos ang lahat ng lakas niya. Maya-maya lang, dumating na rin si Robert na may dalang pagkain. Oh, kumusta naman ang maghapon mo? Ayun, nakakapagod pero masaya naman. Konti lang yung mga damit na hindi na mapapakinabangan. Halos mabranded lahat at may tag pa nga yung iba eh. Talaga? E di mabuti. Kaya lang, tingnan mo naman yung itsura ko. Puno ako ng alikabok at dumi. Eh mabuti pa, maligo ka na muna. Nagdala ako ng pagkain para hindi ka nakakong magluto. Bago pumasok sa loob ng bahay, sinulyapan pa ni Nancy ang gabundok na ukay na nasa garahe. Malakas kasi ang pakiramdam niya na yun ang magpapayaman sa kanila ng asawa. Habang kumakain nga, ang tungkol sa pag-uukay pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Ipalaban na lang siguro natin yung mga yan. Eh kung ikaw pa yung maglalaba eh, baka bago ka pa makabenta eh kuba ka na. Ang payo kasi ng kaibigan ko, yung mga mantsa lang daw yung labhan, yung mga malilinis, pwede daw plantsahin. Kapag naman daw yun binili, lalaban naman daw ulit yan ng mga nakabili. Eh kailan mo ba balak mag-umpisa? Gusto ko sana sa linggo na, kung matatapos ko lahat. Eh tamang-tama, wala akong pasok sa linggo. Patutulungan kita sa pag-ayos. Araw ng linggo, naging maayos naman ang unang araw ng pagbubukas ng tindahan ng ukay ni Nancy. Mga kapitbahay ang naging unang customer niya at maglaon mayroon na rin siyang mga customer na mula sa ibang lugar. Maging ang mga napapadaan sa kanilang tapat ay napapahinto para magtingin-tingin ng kanyang paninda. Matuli na lumipas ang 2 buwan. Dahil naging patok ang negosyong ukay ni Nancy, kumuha na rin siya ng tindera, tagalaba at tagaplansya ng kanyang mga ukay. Maging si Robert ay nag-resign na rin sa trabaho para tulungan na lang ang asawa. Naniniwala ka na ba sa akin? Tama talaga ang desisyon ko na pasukin ang negosyo ng ukay, no? Oo naman, naniniwala naman talaga ako sa iyo eh.
Kasalukuyang nagbibilang ng pera si Nancy ng mga oras na yon. Kitang-kita ni Robert ang saya sa mukha ng asawa. Makailang ulit pa yung binilang ng babae bago itinabi. Sa sandaling panahon, nabawi ko kagad ang nilabas kong pera. Naisip ko nga kung dumirekta na lang ako mismo sa supplier para mas malaki ang tubuin natin eh. Eh, okay din yung naisip mo. Para pwede na rin tayong mag-supply sa ibang mga nag-uukay. O sige, tatanungin ko yung kaibigan ko. Sabi naman niya sa akin eh, kahit anong oras eh, pwede niya akong irekomenda sa pinagkukuhaan niya. Kaya lang, kailangan malaki rin ang puhunang ilalabas eh. Hindi kasi pwede na ilang bulto lang ang kukunin. Kailangan talaga maramihan. Manggagaling pa kasi yun sa ibang bansa eh. Okay lang yun. Mababawi naman natin kagad eh. Gamitin muna natin yung naitabi nating ipon. O di, sige. Tatawagan ko yung kaibigan ko para masabi ko na sa kanya yung plano natin. Walang pagsidla ng saya ni Nancy. Maliban kasi sa magandang takbo ng kanyang negosyo, sobrang suportado pa siya ng mabait na asawa. Isang araw, isang nakakagulat na balita ang natanggap ni Nancy. Ang kaibigan daw niya ay natagpuang wala ng buhay sa kwarto nito. Ang kausap niya ay ang mismong nanay nito. Tinanong pa niya kung ano ang dahilan ng pagpapatiwakal nito. Ang sabi lang, para daw itong nababaliw na. Kung ano-ano daw ang nakikita sa paligid. Para daw itong napoposes ng kung anong masamang espiritu. Hindi ko malang damayan ang kaibigan ko. Sa ilang buwan naming hindi pagkikita eh, may nangyayari na pala sa kanya. Eh huwag mong sisiyan ang sarili mo, mahal. Walang may gusto na nangyari sa kaibigan mo. Akala naman natin eh, ayos lang siya. Wala naman kasi siyang nababanggit sa iyo tuwing makakausap kayo. Oo nga eh. Sobrang nakakabigla lang kasi. Yung huli namin pag-uusap, masigla pa siya nun eh. Sabi pa nga niya, balak niyang kumuha ng bagong warehouse para sa kanyang mga ukay. Eh, minsan kasi, may mga tao na magaling magtago ng problema nila. Sobrang bigat na pala ng dinadala nila. Eh, hindi pa rin nila sinasabi. Mas gusto nilang sarilinin na lang. Mabuti pa siguro samahan mo ako sa burol ha. Gusto ko kahit sa huling sandali niya eh, nasa tabi niya ako. Kahit man lang sana sa burol niya eh, naroon ako. Tatlong araw lang ibinurol ang kaibigan ni Nancy. Labis lang siyang dalungkot dahil hindi hinayaan ang labi nito na mamisahan sa loob ng simbahan. Hindi daw kasi natural ang pagkamatay nito kundi nagbigti. Depende kasi yan sa simbahan eh. Wala tayong magagawa kung ayaw ng simbahan na malapit sa kanila. Sana naman, kung saan man siya naroroon ngayon eh, masaya na siya kahit papaano. Kasama silang mag-asawa at malalapit lang na kamag-anak, inihatid nila sa huling hantungan ng kaibigan. Lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan. Naging maayos naman ang negosyo ni Nancy. Panakanaka pa rin naman niyang naaalala ang kaibigan. Lalo't nitong mga huling araw ay madalas laman ang panaginip niya ang babae. Tila binabalaan siya nito tungkol sa isang bagay. Natigil lang ang pagmumuni-muni ni Nancy nang tawagin siya ng kanyang tauhan. Dumating na daw ang mga ukay na inorder niya. Doon pa rin sa kinukuhaan ng kaibigan siya kumukuha ng mga bulto ng ukay. Kapansin-pansin itong mga nakarang araw ang pagiging matamlay ni Nancy. Nahalata naman yun ni Robert. Ayos ka lang ba? Para kang namumutla ah. Wala kayatang dugo sa katawan? Oo, pagod lang siguro ako sa dami ng trabaho. Eh bakit hindi mo nalang ipaubaya sa mga tauhan natin yung ibang trabaho? Kailangan mo ring magpahinga, no? Ipaubaya muna sa amin yung mabibigat na trabaho. Ay, o sige. Pagkatapos maayos yung mga bagong delivery, magpapahinga muna ako. Nang dumating ang isang truck ng mga ukay, pinalagay muna yon ni Nancy sa bagong warehouse nila na malapit lang sa kanilang bahay. Puno na rin kasi ang garahe nila at may mga nakadisplay pang mga ukay roon para sa mga walk-in na gustong tumingin sa mga paninda nila. Lumapit naman sa kanya ang asawa. Oh, di ba sabi ko sa iyo magpahinga ka na muna? Baka hindi ka na mapakinabangan sa mga susunod na araw niyan. Oh, sige na nga,
Ikaw nang bahala rito, ha? Tumango lang si Robert. Tumuloy muna si Nancy sa kanilang silid. Ramdam na nga niya ang pagod. Kahit sabihin pang may mga tauhan naman silang mag-asawa. Napasulyap si Nancy sa cabinet. Lumapit sa roon at binuksan yon. Punong-puno yun ng iba't ibang klaseng damit na natipuhan niya galing sa ukay. Ibang saya ang nararamdaman niya tuwing nakikita ang mga damit na inipon niya. Akin lang kayo. Walang pwedeng magmay-ari sa inyo kundi ako lang. Nang sumunod na mga araw, napapansin ni Robert ang kakaibang ikinikilos ng asawa. Minsan masungit ito sa kanilang lahat. Minsan naman sobrang tahimik. Nakatingin lang ito sa mga ukay nilang paninda. Hindi na nakatiis na hindi kausapin ang masinsinan ni Robert ang asawa. Mahal, napapansin ko nito mga nakarang araw eh. Kakaiba ikinikilos mo. Tingnan mo nga, pati katawan mo bumabagsak na rin eh. Nangangalumata ka na rin sa hindi pagkakatulog. Wala kang magagawa. Ako pinakasalan mo eh. Tanggapin mo kung ano ko. Hindi ka na rin naman makakawala sa kasal na to eh. Ano ba pinagsasabi mo? Ang layo naman ang sagot mo. Uy, huwag ka magalit dyan oh. Hindi ako galit no. Nagpapaliwanag lang ako. Kung ayaw mo makinig diwag, huwag ko lang malaman-laman na gumagawa ka ng kwento para siraan ako ha. Padabog pang iniwan ni Nancy ang nagtatakang asawa. Anong pinagsasabi nun? Saka bakit parang kakaibang timbre ng boses niya? Ay nako, baka sobrang stress na rin sa negosyo namin. Eh siya naman tong may gusto nito eh. Pinagpasensya na lang ni Robert ang biglang pagbabago ng asawa. Malimit itong nakasigaw sa kanilang mga tauhan. Nagagalit na lang ng walang dahilan. Alam mo, kapag ganyan ka ng ganyan, baka layasan tayo ng mga tauhan natin. Natatakot na sa iyo eh. Wala akong pakialam. Kahit umalis silang lahat, mabuti nga eh, para masolo ko lang yung kita ng shop ko. Hindi nakahuma si Robert sa sinabi ng asawa. Bigla kasing naging malagom ang boses nito. Hindi rin niya matiyak kung imahinasyon lang niya yon, pero parang nag-iba ang anyo nito. Nagtaasan din ang kanyang balahibo. Nang tumalikod dito, sakalang niya pinakawala ng pinipigil na paghinga. Pati ata ako, naapektuhan sa nangyayari ha. Kung ano-ano na nakikita ko. Nang sumunod ulit na mga araw, laging nagsusumbong ang kanilang mga tauhan. Hindi lang daw naninigaw si Nancy sa kanila. Nananakit na rin daw ito. Dahil nagiging bayolente na si Nancy, isa-isa na silang nilalayasan ng kanilang mga tauhan. Kahit nag-o-offer pa si Robert na dadagdagan ang sahod ng mga ito, ay hindi pa rin niya napigilan na umalis ang mga tao. Si Nancy naman, malimit nang magkulong sa kanilang silid. Hindi na rin ito lumalabas ng araw kundi sa gabi na lang. Kinausap ni Robert ang asawa at sinabi nito ang nangyayari sa kanilang negosyo. Alam mo mahal, kung hindi ka magbabago, mapipilitan akong ipasara yung ukaya natin. At sana naman eh, pumayag ka nang magpatingin tayo sa doktor. Sinabi ko nang ayaw ko magpatingin eh. Hindi ka pa talaga makaintindi? Eh kung di ka papayag, iwanan na kita. Ako, baala ka na sa buhay mo. Napipilang naman si Nancy sa sinabi ng asawa. Nakitaan rin ni Robert ng takot ito. Eh, sige, papayag na ako. Basta, huwag mo lang akong iiwan. Hindi ko kaya mawala ka. Eh para din naman to sa'yo eh. Nag-aalala na kasi ako sa biglang pagbabago mo eh. Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi ko rin kasi maintindihan ang sarili ko eh. Parang may pumubulong sa akin ng mga boses. Iba't ibang boses, Robert. Inuutusan ako na gumawa ng hindi mabuti. Labanan mo, mahal. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Napayakap naman si Nancy sa asawa. Si Robert naman na iwinaksi ang naglalaro sa isipan na posibilidad na nangyayari sa asawa. Kinabukasan, pumunta kagad sila sa ospital para mapatingnan ang asawa. Tatlong doktor ang sumuri kay Nancy, ngunit iisa lang ang findings ng mga ito. Wala silang makitang diferensya rito. Siguro naman titigilan mo na ako niyan ha. Wala akong sakit. Ikaw lang to nag-iisip na kung ano-ano eh.
Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Siyempre asawa mo ko. Sino pa bang dadamay sa iyo kundi ako? Dala lang siguro na matinding pagod to. Lumalaki na rin kasi yung negosyo natin eh. Eh huwag mo munang isipin ang tungkol sa negosyo natin. Ako na munang bahala sa lahat. Gusto ko munang magpahinga ka. Ay, sige. Susundin ko ang sinabi mo. Huwag mo lang pababayaan ang negosyo natin, ha? Oo naman, no? Pagdating sa bahay, agad na nagkulong si Nancy sa silid nila. Si Robert naman kahit pagod na ay nagbukas pa din ng ukayan nila. Ay, kailangan ko na namang maghanap ng bago makakatulong rito. Hindi ko naman kakayanin itong mag-isi. Nagpaskil kagad si Robert ng karatula sa labas ng kanilang gate. May ilang oras na rin ang nakalipas nang may pumasok sa kanilang shop. Isang lalaki na tansya ni Robert ay nasa mahigit 20 pa lang ang edad. Magandang hapon po, sir. Nakita ko po sa labas yung nakapaskil na naghahanap kayo ng helper. Eh, mag-a-apply po sana ako. Sige. Meron ka bang dalang resume dyan? Tanong pa ni Robert habang sinusuyod ng tingin ng lalaki. Agad din itong inilabas ang isang envelope kung saan naroon ang resume at ibang papel para sa paghahanap ng trabaho. Aba, kompleto ka na kaagad ha. Galing ka pa pala ng probinsya. Ano bang dati mong trabaho? Dati po akong kargador po sa pier, sir. Uy, tamang-tama. Malakas ang kailangan ko dahil sa mga bulto ng ukay na kailangan buhat-buhatin eh. Naku, kayang-kaya ko pa yan, sir. Siisiw lang sa akin yan. Oo, sige. Tanggap ka na. Bukas eh, pwede ka na magkumpisa sa trabaho mo. Naku, maraming salamat po, sir. Makakaasa po kayo na pagbubutihin ko yung pagtatrabaho ko dito. Masayang umalis si Jojo. Nalaman din ni Robert na sa labasan lang pala nakatira ang lalaki. Sa bahay ng tiyuhin nito. Napadaan lang pala ito sa tapat nila at swerteng nakita ang paskil niya. Sino kausap mo kanina? Nagulat pa si Robert sa biglang pagsulpot ng asawa. Ha? Bago nating tauhan. Bukas eh mag-uumpisa na siya sa trabaho sa atin. Mahirap kasi kung wala tayong katulong rito eh. Hindi ko kakayanin ng magbuhat ng mga bulto ng mga ukay. Eh, hindi ko na gustong ibenta ang mga ukay na ito eh. Ha? Eh, ano naman gagawin natin sa mga bulto-bultong ukay na ito? Ano, sasayangin na lang natin yung ipinuhon na natin sa mga ito? Mahalagaan lahat ng ito sa akin. Kaya nga ayaw kong mawala eh. Hindi mo ba naiintindihan? Alam mo, parang hindi na ikaw yung asawa ko. Parang nababaliw ni. Tinalikuran na ni Robert ang asawa. Dumiretso siya sa kanilang silid. Nagulat pa si Robert sa mga nagkalat na ukay sa sahig. Ha? Ano to? Bakit nandito yung mga ukay na ito? Nancy! Pumunta ka nga rito! Nakarinig naman si Robert ng mga yabag na papalapit. Paglingon niya, nasa may pintuan na si Nancy. Ngunit kakaiba ang aura nito ng mga sandaling yon. Matalim din ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Hindi naman nagpatinag si Robert sa asawa. Bakit nandito yung mga ukay na to? Anong gagawin mo dito? Huwag mong pakilaman yan! Bakit? Anong gagawin mo? Lumapit si Nancy sa asawa. Buong lakas nitong itinulak si Robert na hindi nakahuma sa kanyang ginawa. Tumama ang likod nito sa may pader ng silid. Gulat at pagkamangha ang rumihistro sa buong mukha ni Robert sa ginawa ng asawa. Nancy, paano mo nagawa yun? Ikaw pa bang asawa ko? Simula ngayon, wag na wag mo nang pakikilaman ang mga gamit ko. Naintindihan mo ba ako? Walang nagawa si Robert kundi ang tumango na lang. Hawak ang likod na nagmamadaling lumabas doon si Robert. Buong gabi lang na nasa warehouse si Robert. Nakakaramdam na kasi siya ng takot sa asawa. Parang may mali na kasi rito. Sa maraming pagkakataon, paiba-iba na ang timbre nito ng boses. Noon lang nagkaganon ang kanyang asawa. Kahit walang tulog, nagbukas pa rin ng shop si Robert. Nang pumasok nga siya sa bahay, naabutan niya si Nancy na nagluluto ng almusal. Inalok pa nga siya nito. Hindi mo ba natatandaan yung nangyari kagabi?
Ano ba yung nangyari kagabi? Wala. Kalimutan mo na. Siya nga pala. Ngayon magsisimula yung helper natin dito sa shop. Kailan pa nga natin ang kahit tatlo pa sana. Magpapaskal ulit ako siguro maya-maya para... Napahinto bigla si Robert sa pagsasalita nang makita ang kuko ng asawa. Para kasing matatanggal na yun sa daliri. Anong nangyari sa mga kuko mo? Napatingin rin si Nancy sa mga daliri nito bago ibinalik sa kanya ang tingin. Hindi ko alam. Ngayon ko lang ito napansin eh. Napatitig na lang si Robert sa asawa. Nang dumating si Jojo, inutusan muna niya ito na magbantay sa shop. Si Robert naman lihim na pinag-aaralan ang kilos ng asawa. Napansin rin niya ang mga pasa nito sa katawan. Napapaisip si Robert kung ano ba ang nangyayari sa asawa. Wala naman kasi sa lahi nito ang mga baliw. Pero sa ikinikilos nito, para na ring nababaliw ang asawa. Sa lalim ng iniisip niya, hindi na niya namamalayan ang paglapit ni Jojo. Sir, may problema ba? Ha? Wala naman. Bakit? May kailangan ka ba? Napansin ko po kasi na sobrang lalim ang iniisip niyo eh. Wala to. Sir, matanong ko pala, hindi po ba kayo kukuha ng ibang tao? Sa tingin ko po kasi hindi natin kakayanin ng trabaho dito eh. Oo, alam ko naman yun. Kaya nga naghahanap pa ako ng makakasama natin eh. Dapat nga kasama natin ang misis ko, kaya lang masama ang pakiramdam niya eh. Yun po bang nakasilip sa may bintana ang asawa niyo? Paglingon ni Robert sa may bintana ng sala, nagulat pa siya nang makitang matandang babae ang naroon. Kinurap-kurap pa niya ang mga mata bago nagbalik sa dating anyo ang kanyang asawa. Sir, ayos lang po ba kayo? Bakit parang gulat na gulat kayo dyan? Ha? Wala. Puyat kasi ako kaya kung ano-ano na nakikita ko eh. Hindi naman umimik pa si Jojo pero nagtataka ang tingin nito sa kanya. Ilang araw nang hindi sinusumpong ang kanyang asawa. Bumalik na rin ang sigla nito at pagiging maasikaso sa kanya. Sobrang bigat na rin ang dibdib niya kasi sa sobrang pag-aalala nito. Hindi naman niya kasi masabi sa kanilang mga pamilya ang nangyayari rito dahil baka kung ano pa ang isipin. Okay naman na ang pakiramdam ko. Tutulungan na kita sa negosyo natin. Nakikita ko kasi na pagod ka lagi eh. Paano ba naman? Mahirap kasi na isa lang ang tauhan natin. Wala pa akong nahahanap eh. Bakit hindi ka mag-post sa FB page? Mas madali maghanap doon kumpara sa magpapaskil ka lang dyan sa labas ng bahay. Oo nga no. Magandang ideya yun ah. Sa sobrang dami ng ginagawa ko, hindi ko na naisip yan ah. Akala ni Robert, magtutuloy-tuloy na ang pagbabago ng asawa. Ngunit isang umaga. Nagtaka siya kung bakit hindi pa rin lumalabas ng kanilang silid si Nancy. Sa araw pa naman na yun, darating ang mga supply nilang mga ukay. Pinuntahan niya ito sa kanilang silid. Makailang ulit din siyang kumatok ngunit walang tumutugon mula rito. Nang pihitin niya ang seradura, bukas yon. Binuksan na lang niya yon at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Ngunit napatda siya sa kanyang kinatatayuan. Nangatal rin ang buong katawan niya sa matinding takot. Si Nancy kasi gumagapang sa taas ng kisame na parang gagamba. Nakalabas na rin ang lahat ng ugat nito sa katawan. Ang mga mata nito nang tumingin sa kanya ay puro itim na. Tumutulo rin ang laway nito sa bibig. Nancy, anong nangyayari sa iyo? Umangil lamang sa kanya si Nancy bago bumaba. Naglakad ito patungo sa kanya. Akala ni Robert aatakin siya nito ngunit kinalmot ng kinalmot nito ang dingding ng kanilang silid hanggang matanggal ang lahat ng kuko nito. Dali-dali namang lumabas si Robert ng kanilang silid. Halos matalisod na siya sa pagtakbo makalabas lang ng bahay. Nakasalubong pa niya si Jojo sa may pinto. Sir, ano ba ang nangyari? Bakit namumutla kayo? Yung asawa ko, parang sinasapian na. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin?
Hindi ko alam eh. Basta malala na nangyayari sa kanya. Kailangan natin tumawag ng pulis. Eh, teka lang po. Hindi pulis ang kailangan natin. Hindi tayo matutulungan ng mga yun. Pwede ko po ba siya makita? Andun, nasa kwarto namin siya. Baka makalabas siya. Hindi, titingnan ko lang po siya. Baka may magawa pa ako para maisalba siya. Nais pa sanang magtanong ni Robert, ngunit masyado na siyang nauunahan ng kanyang takot. Sinamahan na rin niya si Jojo sa silid ng mga ito. Si Jojo ang nagbukas ng pinto. Sinilip si Nancy. Kasalukuyang itong nasa kama, nakatayo habang nakalutang ang mga paa. Matalim din ang pagkakatitig nito sa kanya. Dali-dali na yung isinara ni Jojo. Napatingin siya sa may pinto. May nakasabit doon na kahoy na krus. Bumalik sila sa may sala. Kailan pa po nakaganyan ng asawa nyo? Ha? Mga ilang araw na rin. May mga pagkakataon po ba na nagiging bayolente siya? Oo. Kaya nga umalis sa mga tauhan namin eh. Hindi naman siya dating ganyan eh. Tingin ko po, hindi lang isang espiritong sumasapi sa asawa ninyo. Marami akong nakikita na namamahay sa kanyang katawan eh. Ano? Anong gagawin natin? Baka mapanong asawa ko. Hanggat nasa pinto ang krus, hindi siya makakalabas ng kanyang silid. Tingin ko eh, marami kang alam. Matutulungan mo ba asawa ko? Ang lolo ko po ang maraming alam sa pagpapalis ng iba't ibang klaseng sapi sa katawan ng mga tao. Hindi pa po ganun karami ang kaalaman ko. Ipakiusap. Tulungan niyo ang asawa ko. Nakikiusap ako. Parang gusto nang umiyak ni Robert sa problemang kinakaharap nilang mag-asawa. Muling nagtanong si Jojo sa kanya. Kailan po nagsimulang pagbabago ng asawa niyo? May mga nakakasalumuha ba siya o pumupunta ba siya sa iba't ibang lugar? Simula nung nagnegosyo kami ng ukay. Halos dito na lang siya sa bahay eh. Parang tingin ko, labis ang naapektuhan sa nangyari sa kanya kaibigan. Eh, sino pong kaibigan? Kababata niya yon na may negosyo ring ukay. Siya ang nagkumbinsi sa asawa ko na magnegosyo rin ng ukay eh. Sa kanya kami kumukuha ng supply dati. Bago niya kami irekomenda sa supplier niya na galing pa sa ibang bansa. Eh, nasa na po siya ngayon? Ha? Eh, may ilang buwan na siyang patay eh. Ho? Eh, ano po yung kinamatay niya? Nagbigti, sabi ng pamilya. Biglang naging kulay suka ang mukha ni Jojo. Eh, kung ganun, siya yun. Ha? May sinasabi ka? Eh, kung di po ako nagkakamali, ang babaeng nasa tabi niya ay ang kaibigan niya. Sir, kailangan po natin magmadali. Baka matulad sa kaibigan niya yung asawa mo. Pinagalong takot at pag-aalala ang lumarawan kay Robert sa sinabing yun ng lalaki. Anong gagawin natin? Puntaan po natin yung pamilya ng kaibigan ng asawa niyo. Alamin natin ang dahilan ng pagpapakamatay niya. Baka may koneksyon po yun sa nangyayari sa asawa niyo eh. Agad naman pumayag si Robert. Isinara muna niya ang shop. Paano si Nancy? Hindi kayo makakalabas yun? Hindi po siya makakalabas sa silid niyo. Sigurado po ako doon. Nagpakaula na lang ng buntong hininga si Robert. Napatingin rin siya sa binatang kasama. Wala siyang pagpipilian kundi ang maniwala at magtiwala rito. Nang makarating sila sa bahay ng kaibigan ng asawa, naabutan nila roon ang nakababatang kapatid na lalaki. Nagulat pa ito sa bigla nilang pagsulpot doon. Bakit niyo po tinatanong? Mahalaga ang isasagot mo sa amin. May nangyayari kasi sa asawa ko eh. Ang hirap ipaliwanag. Pero baka may koneksyon ng pagkamatay ng ate mo sa nangyayari kay Nancy. Basta po, nag-iba lang yung ugali ni ate. Nawala yung pagiging malambing niya sa amin. Lagi siyang nakasigaw sa mga anak niya. Lagi mainit ang ulo. Hanggang nagiging bayolente na siya. Tapos, lagi pa niyang sinasabi na marami siyang nakikita mga kaluluwa sa paligid. Lagi daw siyang binubulungan ng mga ito eh, na gumawa na masama. Eh, kailan nagsimula ang lahat ng yan? Simula nang kumuha siya ng mga ukay sa supplier niya sa ibang bansa. Sa tingin ko, yung mga ukay niya ang dahilan kung bakit nakakaganon si ate. Pero ayaw maniwala ng asawa niya. Tingin ko, yung mga nakikitang kaluluwa ni ate, yun yung mga kaluluwa ng mga dating may-ari ng mga damit. Posible nga, dahil iba-ibang kaluluwa yung nakikita kong umaaligid sa asawa mo eh.
Lahat sila ay maitim ang aura, maliban sa kanyang kaibigan. Nakikita mo ang kaluluwa ng ate ko? Oo, lagi siyang nasa tabi ni Ma'am Nancy. May palagay akong nais niyang iligtas ang kaibigan niya. Gusto niya itong bigyan ng babala. Ilayo kaya natin ang asawa ko sa bahay? Hindi maaari, baka yung paikapahamak ng asawa mo. Tama siya, kasi nung ilayo ang ate ko ng asawa niya dito sa bahay, lalo siyang lumala. Pinatingnan na rin namin siya sa mga doktor, wala naman sila makitang sakit rito. Akala ng asawa niya, nag-iinarte lang si ate. Hanggang matagpuan na lang namin na nakabigti na siya sa kwarto nila. Hindi pa uli ang lahat, kaya pa natin iligtas si ma'am. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa at pananalig. Mas makapangyarihan pa rin ang nasa itaas kaysa sa kahit ano paman. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Maya-maya pa, nagpaalam na si Robert. Kuya Robert, pwede ba akong sumama? Kilala ko naman si Ate Nancy. Mabit siya sa akin nung nagpunta siya sa bahay namin. Kaya meron ako may tutulong. O sige, sumama ka. Bumalik silang tatlo sa bahay. Pagpasok pa lang ng loob ng bahay, naririnig na nila ang malakas na kalabugan sa loob ng silid kung nasaan si Nancy. Akmang pupuntahan ni Robert ang asawa ng pigilan nito ni Jojo. Hindi ka maaaring basta-basta nalang pumasok, sir. Baka ikapahamak niyo pa yan. Baka may nangyayari na sa asawa ko sa loob eh. Huwag ka mag-alala. Sabi ng kaibigan niya, pilit lamang nilalabanan ni mamang sumasapi sa kanya. Ano? Nandito ang ate ko? Oo, ikinalulungkot kong sabihin, hindi pa niya nakikita ang liwanag. Baka pag mailigtas natin si Ma'am Nancy, baka makita na rin niya ang liwanag na mag-aatid sa kanya sa kabilang buhay. Labis na ikinalungkot ni Marvin na malaman na hindi pa pala nakakatawid sa kabilang buhay ang kapatid niya. Marahil sa paraan ng pagkamatay nito. Inilibot ni Marvin ang paningin sa paligid at kinausap ang kapatid. Huwag ka mag-alala, ate, tutulungan kita makatawid. Alam ko naman na hindi mo sinasadya ang ginawa mo eh. Ilang sandali lang sinilip ni Robert ang asawa sa kanilang silid. Nagitla pa siya sa anyo nito. Tingin niya kasi parang tumanda ito. Naging kulubot lahat ang balat nito. Nangingitim din ang ilalim ng mata. Busang-sang din ang buhok nito. Nagbukha tuloy itong bruha. Sumunod na pumasok sina Marvin at Jojo. Hindi rin makapaniwala ang mga ito sa itsura ng babae. Agad na nilapitan ng tatlo ang babae at itinali sa higaan. Nagpupumiglas ito sa kanilang pagkakahawak. Makailang ulit rin silang isinalyan ito. Sobrang lakas nito na hindi karaniwan sa mga babae. Ang lakas niya, parang hindi siya yung asawa ko. Ang sumabi sa kanya, ang nagbibigay ng kakaibang lakas niya. Tumayo naman si Jojo sa harapan nito. Binigkas nito ang salitang Latina natutunan pa sa kanyang lolo. Biglang nanigas ang katawan ni Nancy at hindi nito maigalaw ang buong katawan. Itali niyo na siya, bilis! Kinuha ni Robert ang tali sa sahig. Nagawa nilang itali ang asawa sa higaan at lumapit rito si Jojo. Mayroon itong iginuhit sa noo ng babae na lalong nagpagalit rito ng husto. Nagwawala itong maigi. Ikuha niyo ako ng salamin, dali! Agad na tumalima si Robert. Kinuha niya ang bilog na salamin na nakatago sa drawer. Inabot yun kay Jojo. Ngunit ilalapit pa lang sana niya yun kay Nancy, bigla yung nabasag. Lumalakas na rin ang hangin sa loob ng silid. Si Jojo ay patuloy sa pagbigkas ng salitang Latin. Kung sino ka man, kayong gustong angkinin ang katawan ng babaeng ito. Hindi kayo magtatagumpay! Kahit malakas ang hangin, tagaktak pa rin ang pawis ni Jojo. Nagumpisa na rin umuga ang lahat ng gamit na naroon. Ang isang lamiseta na malapit sa higaan ay humagis kay Robert. Tumama yon sa tagiliran niya. Agad siyang dinaluhan ni Marvin at inilabas sa silid na yon. Maya-maya, lumabas na rin si Jojo na may dugo ang kanyang sentido. Pasensya na, masyado malakas ang mga espiritong sumasabi sa katawan ng asawa niyo. Hindi ko rin maintindihan ang gusto nila mangyari. Basta, galit na galit sila. Ha? Paano ang asawa ko? Hindi maaaring wala tayong gawin sa kanya. Napatungo na lang si Jojo. Hindi rin kasi sapat ang kanyang kaalaman.
Hindi rin ganun katatag ang kanyang puso't isipan na magagawa niyang talunin ng masamang espiritu na sumasapi kay Nancy. Kumagahanap pa tayo ng ibang taong tutulong sa atin, baka gahulin na tayo sa oras. Napatitig si Jojo sa pader. Naroon kasi ang kaluluwa ng kaibigan ni Nancy. Ipinapahiwatig rin nito na wala na silang oras. Nagkaganon si Ma'am Nancy dahil sa mga ukay. Maaring nagalit sa kanya mga dating may-ari ng mga ito. Baka ang napunta sa kanya ay mga sumasamba sa dilim. Kaya ganun na lang kalakas sa mga yun. Mabuti pa, sunugin kaya natin yung mga ukay na damit. Napakarami nun. Sana man natin yung susunugin. Hindi kailangan sunugin. Pabindisyon na natin sa alagad ng simbahan ng mga yun. Tama. Nung magbukas nga pala kami, hindi man lang kami nakapagpa-blessing. Tara, sandali. Pupunta ako sa simbahan. Baka hindi mo pa kaya. Ako na lang pupunta. Sumang-ayon naman ang dalawa. Nagmamadali nang lumabas ng bahay si Marvin. Si Jojo naman ay napasunod na lang ng tingin nang makitang may itim na anino ang sumunod rito. Habang binabaybay ni Marvin ang daan papuntang simbahan sa lugar na yon, pinakikiramdaman niya ang kanyang likuran. Alam niyang may sumusunod sa kanya. Tumigil siya sandali sa paglalakad. Bigla siyang lumingon sa pinanggalingan. Sumalubong sa kanya ang itim na tela. Pilit niyang nilalabanan yon. Nagdasal siya sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakipagpambuno sa nilalang na hindi nakikita. Basta namalayan na lang niya na sa harapan na siya ng simbahan. Isang binatilyo ang sumalubong sa kanya. Kailangan ko ng tulong! Kailangan ko ng pare! Bago magdilim ang paningin ni Marvin, ikinuwento niya sa pari at sa binatilyo ang nangyari. Nagbili naman ang pari sa binatilyo na ito na muna ang bahala sa lalaki. Kilala niya ang mag-asawang tinutukoy ni Marvin. Ilang beses na rin kasi siyang nakabili ng ukay sa shop ng mga ito. Samantala, sa bahay ng mag-asawa, nakakarinig pa rin sila ng malalakas na kalampagan sa loob ng silid. Bakit ang tagal ni Marvin? Malapit lang naman ang simbahan dito ha. Hindi kaya... Pag po kayo mainip, darating din sila. Hindi mananaig ang kasamaan. Tandaan niyo po yan. Kahit adlang ang peto, nakampo ng dilim. Parang gusto ko tuloy pagsisihan na pinagbigyan ko si Nancy sa gusto niya eh. Sana hindi umabot sa ganito. Hindi niyo naman po alam na maling supplier ang nakuhaan niyo eh. May iba naman talaga maayos sa mga bultong nakakarating. Natigil ang kanilang pag-uusap na makarinig ng mga katok. Nagkatinginan pa sila bago lumapit si Marvin sa may gate. Padre, pasok po kayo. Kanina pa namin kayo iniintay. Nandito po yung mga ukay oh. Agad nilang dinala ito sa mga bulto ng hukay. Hindi na nagkasya ang panahon ng pari. Dinasala na niya ang mga bulto ng ukay at makailang beses na rin itong nagwisik ng holy water. Habang walang tigil sa pagdarasal, nagulat pa sila nang biglang nag-apoy ang ilan sa mga ito. Hindi rin huminto ang pari sa binibigkas nitong dasal. Sumisigaw rin si Nancy na tila nasasaktan sa loob ng kanilang silid. Gusto niya sanang daluhan ang asawa ngunit pinigilan siya ni Jojo. Kailangan ako ng asawa ko! Huwag muna sir! Delikado pa! Huwag mo akong pigilan! Pupuntaan ko ang asawa ko! Walang nagawa si Jojo kundi sundan ng amo sa pagpasok nito sa silid ng asawa. Naabutan niya si Nancy na namimilipit sa sakit. Halos mabali na rin ang katawan nito dahil sa pamimilipit. Robert, tulungan mo ako pakiusap. Akmang lalapitan ni Robert ang asawa nang mahigpit siyang pinigilan ni Jojo at itinapat pa nito ang salamin kay Nancy para itong nasisilaw. Ilayo mo sa akin yan. Sinabi na ilayo mo sa akin yan. Salamin na yan. Umalis ka sa katawan ng babaeng yan. Inuutusan kita na layuan mo ang katawan ng babaeng yan. Hindi naman malaman ni Nancy kung anong iwas ang gagawin sa salamin. Para siyang nasusunog tuwing napapasulyap rito. Pakiwari niya, nahahati ang kanyang katawan. Hindi naman tumigil si Jojo sa pagsunod sa kanya. Hanggang sumigaw ng malakas si Nancy. Nagimbal pa si Robert nang may makitang iba't ibang kaluluwa sa loob ng salamin. Pagkatapos, kumuha ng tela si Jojo at tinakpan ang salamin. Tapos na ba? Nagtagumpay po tayo, sir.
Napasulyap si Robert sa asawa na unti-unting bumabalik ang dating anyo. Wala rin itong malay. Agad niya itong nilapitan at kinalong ang ulo. Magiging maayos ka na. Salamat ng marami. Niyakap pa ni Robert ang asawa habang nakatingin kay Jojo. Punong-puno ng pasasalamat ang tingin niya rito. Mga ilang oras rin na nawala ng malay si Nancy. May ilan siyang hindi naaalala sa mga nangyari. Nasa tingin ni Robert ay mas makakabuti rito. Okay lang kahit hindi mo naalalahanin ang mga bagay na yon. Ang mahalaga, bumalik ka na sa dati. Nagpasalamat rin si Robert sa paring tumutulong sa kanila para maresolba ang kababalaghan ng nangyayari sa kanila. Dabis din silang nagpasalamat kay Jojo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang wala nang asawa ko. Salamat. Maraming salamat sa iyo sa pagliligtas mo sa akin, ha? Wala po yun. Ginawa ko lang naman ang mga natutunan ko kay Lolo, eh. Kulang pa nga ako sa kalaman, eh. Dahil siguro susundin ko na lang yung gusto niya na sumunod ako sa yapak niya. Wala rin naman kasing nagmamana sa kalaman niya, eh. Kundi ako. Natitiyak ko na magiging magaling ka katulad ng lolo mo. Tsak na marami sila matutulungan ng mga tao. Eh paano po yan? Itutuloy niyo po ba yung negosyo niyong ukay? Nakatingin naman ang mag-asawa bago sumagot si Robert. Hindi pa namin alam, eh. Baka pansamantalang tumigil muna kami. Ikaw, ano bang plano mo? Uuwi na po muna ako sa probinsya namin. Aharapin ko si Lola. Sa ngayon po, aalamin ko po muna kung nawala na ang lahat ng masamang espiritu sa bahay nyo. Gusto ko po na ligtas kayo bago ako umalis. Napangiti naman ang mag-asawa sa sinabing yun ni Jojo. Sa kabila ng kababalaghan na naganap sa kanila na mahirap paniwalaan ng ordinaryong tao, nakatagpo naman sila ng mabuting tauhan. Matuloy na lumipas ang isang buwan. Nagdesisyon na lang ang mag-asawa na itigil na ang negosyo nilang ukay. Nangihinayang man sa nawala sa kanilang pera, ngunit nagpapasalamat pa rin sila. Dahil hindi sila tuluyang napahamak, nagtayo na lang sila ng ibang negosyo. Si Jojo pa rin ang kanilang kinuhang tauhan. Paminsan-minsan rin ay dinadalaw sila ni Marvin upang mangumusta. Nagpapasalamat sila na hindi ito napahamak ng gabing yon. Maraming natutunan ang mag-asawa sa mga naganap sa kanila. Isa na roon ang huwag madaliin ang pag-asenso. Baka sa pagmamadali, imbis na grasya ang matalisod, disgrasya pa ang mahanap. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Larawan ng Babae. Nandito ka lang pala, insan. Kanina pa kita hinahanap, eh. Nakarating na nga ako sa labas, kakahanap sa'yo. Nandito ka lang pala sa pangalawang palapag ng bahay. Ni hindi man lang natinag si Julius sa tapik ng pinsan. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa painting sa dingding. Nakaguhit rito ang magandang babae na may maamong mukha. May nangungusap na mga mata. Aristokratang ilong at mapupulang labi. Nakasuot din ito ng damit noong panahon ng Kastila. Nasa paligid nito ang mga kalalakihan na tila pinapahirapan ang mga anyo. Kitang-kita rin sa mga sugat sa mga katawan nito ang labis na pagpapahirap. Nakatunghay ang mga ito sa babae. Nasa mga mata nila ang tila pagmamakaawa. Uy! Narinig mo ba ako? Para naman ako nakikipag-usap dito sa hangin, eh. Noon lang nilingon ni Julius ang pinsan. Pagkatapos, muling bumalik rin ang kanyang mga mata sa larawan na nasa dingding. Para talaga siyang nahihipnotismo sa pagkakatitig rito. Napapakamot naman si Jimmy na tinitigan din ang painting na kumuha sa buong atensyon ng pinsan. Kahit ito'y nabighan ni rin sa ganda ng babae. Ngunit napakunot ang kanyang noo nang matitigan ang mukha ng mga kalalakihan na kasama sa painting. Ano kaya yung pinapahiwatig ng painting na yan, no? Parang ang lalim ng ibig sabihin ng artist, eh. Hindi ko alam. Pero ganda ng babae. Parang buhay na buhay yung larawan niya. Mukhang tinamaka sa babae na yan, ha? Sa bagay,
Ang ganda naman talaga niya eh. Gusto ko tong bilhin. Ha? Sigurado ka? Bibilin mo yung painting na yan? Tumungo lang si Julius habang titig na titig pa rin sa painting. Napapakamot na lang ng ulo si Jimmy. Kilala niya kasi ang pinsan. Kapag sinabi nito, gagawin talaga. Hindi rin ito problema ang pera kung sakali. Sa pagkakaalam niya kasi, maliban sa malawak na lupain na minana nito, malaking halaga rin ang naiwan ng mga magulang nito sa kanya. Kasalukuyan silang nasa lumang bahay na pag-aari ng isa sa pinakamayaman na tao sa kanilang lugar. Lahat ng mga gamit na nasa loob ng lumang bahay ay ibinebenta ng lahat. Isang matandang lalaki na bulag ang isang mata ang lumapit sa kanila. Mukhang interesado kayo sa larawan ni Aurora. Napatitig rito si Julius. Nagpakita kagad siya ng interes na mapasakamay ang painting. Aurora pala ang pangalan niya. Magkano ang painting na yan? Bibiling ko kahit na magkano ang halaga. Mataman muna siyang tinitigan ng lalaki bago nito nilipat ang mga mata sa painting. Alam ko na kaya mong bilhin ang painting na yan. Kaya lang, lahat ng ibinebenta ng mga gamit rito ay kailangan naming matiyak na mapupunta sa tamang tao. Lalo na yung larawan ni Aurora. Handa po akong magbayad ng malaki. Mapunta lang sa akin ang larawan ni Aurora. Ngumisi naman ang lalaki bago nito itinutok ang mga mata sa larawan na nakasabit sa pader. Alam mo ba na kung sakali panglima ka na sa nagmamay-ari niyan? Ang mga nauna sa'yo, ibinalik ang larawan na yan sa kadahilan ng may dala umano itong sumpa. Nako, insan, wag mo nang pag-interesan ng painting na yan. Baka mamaya malasing ka pa. Narinig mo naman siguro, di ba? May dala daw na sumpa. Hindi naman ako naniniwala sa mga sumpa eh. Gawa-gawa lang naman yan. Ganyan din ang mga sinabi ng mga nauna sa'yo nung bibilhin pa lang nila yung painting. Anong klase bang sumpa yung dala ng painting na yan? Hindi ko rin alam. Tanging ang mga tao nakaranas lamang ang nakakaalam. Ay nako, kahit ano pa ho yung sabihin nyo, bibilhin ko pa rin ang painting na yan sa kahit na anong halaga. Nagulat si Jimmy sa sinabi ng pinsan. Si Mang Ronilo naman mataman lang ang pagkakatitig sa kanya. Waring sinusuri kung gaano katotoo ang kanyang sinasabi. Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Ronilo. Ay, sige. Hintayin mo na lang ako sa ibaba. May kukunin lang ako. Lumiwanag naman ang mukha ni Julius. Maya-maya, nagpaalam na rin si Mang Ronilo dahil may iba pa daw itong haharapin na ibang naroon para bumili ng mga lumang gamit. Sigurado ka ba talaga na gusto mong bilhin ng painting na yan? Narinig mo naman yung sinabi ng lalaki, di ba? May dalang sumpa yung larawan na yan. Oo naman. Buo na ang pasya ko. Muling tinitigan ni Julius ang larawan ni Aurora. Si Jimmy naman ay naiiling na lang sa kanya. Ilang oras din ang hinintay nila bago maibigay ang painting sa kanila. Pero ayos lang yun kay Julius. Ang mahalaga sa kanya, mauuwi na niya ang larawan ni Aurora. Binalot na yun sa makapal na papel para hindi magasgasan. Maingat na rin yung kinarga papunta sa dala niyang sasakyan. Oh, ingatan niyo na hindi bumagsak ha? Aniya pa ni Julius sa tatlong lalaking nagbubuhat. Si Jimmy naman, bakas pa rin ang disgusto sa mukha nito sa kanyang ginawang pagbili sa larawan. Pagdating sa bahay, agad na isinabit ni Julius ang larawan sa kanyang kwarto. Buong maghapon lang niya itong tinitigan. Hindi nakakasawa ang ganda mo, Aurora. Sana buhay na ako nung panahon na nabubuhay ka. Sayang, bakit sa magkaibang panahon pa tayo nabuhay? Tanging sa mukha lamang ng babae nakatingin si Julius. Hindi man lang niya sinulyapan ang mga lalaki sa larawan. Hindi siya interesado sa mga ito.
Sa ilang oras na pagkakatitig ni Julio sa painting, hindi na niya namalayan ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hanggang unti-unti na siyang nakatulog. Hindi na niya namamalayan pa ang tila pagkakaroon ng buhay ng painting. May mahinang panaguhiri ng mga pinahihirapan ang maririnig rito. Kinabukasan, agad na nilapitan ni Julius ang larawan. Good morning, Aurora. Sayang, hindi ka naging laman ng panaginip ko kagabi. Hindi bale, habang buhay naman tayo magkakasama. Pagkatapos kausapin ni Julius ang larawan ni Aurora, lumabas na siya ng kanyang silid para maganda ng makakain. Mahigit 5 taon na siyang namumuhay ng mag-isa sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Simula nang sabay na mamatay ang mga ito sa isang aksidente, habang nagluluto nga siya ng almusal niya, biglang dumating si Jimmy. Painsan, kumusta? Kahapon lang tayo magkasama, nangungumusta ka na kaagad. Gusto ko lang kumustahin yung unang gabi ng painting na binili mo. Ano, may kababalagan na bang nangyari? Asa ka pa. Ang bilis mong maniwala sa mga sabi-sabi, no? Eh, nakakatakot naman kasi talaga yung painting na yan, eh. Biruin mo, may magandang babae tapos may mga lalaking pinapahirapan. Di bang weird nun? Parang may ibang ipinapahiwatig yung larawan, eh. Baka yung mga lalaki na yun, yun ang mga isinumpa. Sa tingin mo kaya eh, matatakot mo ako sa mga ganyan? Alam ko naman na hindi ka matatakotin. Ang sa akin lang eh, paalala lang, no? Tayo na lang ang magpinsan. Sino pa bang magmamalasakitan sa isa't isa? O sige, salamat. Pero huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa akin dahil sa pagbili ko ng larawan na yun. Gusto ko pa nga sanang bumalik dun eh. Baka may mahanap pa akong gamit na pwede kong bilhin. Lo, nawili ka naman dyan. Alam mo naman na mahilig talaga ako sa mga lumang gamit, diba? Katulad ng nanay ko, nung nabubuhay pa siya. Eh di sige, nasamahan kita kung kailan mo gustong pumunta. Sabihan mo lang ako. Salamat insan ha. Ay, siya nga pala, nag-almusal ka na ba? Halika, saluhan mo na ako. Tapos na, no? Magkakape na lang ako para may makasabay ka. Anito, sabay lapit sa pinaglalagyan ng kape at saka nagsalin sa tasa. Eh, nabalita mo na ba yung nangyari sa anak nung may-ari ng malaking sakahan dito sa atin? Oh, bakit? Ano naman ang balita sa taong yun? Eh, may isang buwan na palang nawawala eh. Hanggang ngayon daw eh, hindi pa rin natatagpuan. Ang bait pa naman ang taong yun. Makailang beses ko na rin nakaharap yun eh. At talagang mabait ha. Kaya hindi makapaniwala yung pamilya na may kaalitan ito eh. Oh, akala ko ba kapag maraming pera eh, mabilis kumilos ang batas. Hindi ko nga alam eh. Yun pa naman ang kauna-una ang kaso ng pagkawala rito sa atin. Mula pa sa prominenteng tao ha. Hindi na umimik si Julius. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Hindi na rin naman nagtagal pa si Jimmy sa kanyang bahay. Palibhasa, hindi naman siya palalabas ng bahay. Nagkulong na lang siya ulit sa kanyang silid habang tinititigan ng larawan. Wala naman kasi siyang gagawin. May mga pinaparusahan naman siyang tao para gumawa sa taniman nila. Simula nang mamatay ang mga magulang, naging malulungkutin na si Julius. Simula ngayon, magbabago na ang lahat dahil nandito ka na, Aurora. Magiging abala lang ako sa mga susunod na mga araw ha, dahil sa pag-aani. Pero lagi pa rin tayo magkikita sa gabi. Laging kinakausap ni Julius ang larawan. Pakiwari niya kasi, unti-unting nababawasan ang kanyang pangungulila sa kanyang mga magulang. Isang hapon, pumunta ng bayan si Julius para mamili ng mga kakailanganin niya sa bahay. Hindi sinasadya na magkita sila ni Mang Runilo. Oh, Mang Runilo, kumusta po kayo? Dito rin pala kayo namimili ha? Oo. Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta na ang painting na binili mo? Ayos naman po.
isinabit ko po siya sa silid ko. Para tuwing umaga yung kaagad ang una ko masisilayan. Makahulugan naman siyang nginitian ni Mang Ronilo. Nagmamadali po ba kayo? Yayayain ko sana kayo magkapisandali Hindi naman. Sige, baka ito na rin ang huling magkakabanggaan tayo dito sa bayan. Nakarating sila sa isang maliit na coffee shop na bagong tayo lang sa kanilang lugar. Parehas na kapilang ang in-order nila. May gusto ka bang malaman tungkol sa painting na nabili mo, iho? Gusto ko lang pong malaman yung tungkol kay Aurora. Yung babae sa painting. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko na sa yung nabuhay siya noong panahon ng Kastila. At habang buhay na nabubuhay sa painting na yon. Nagkaroon po ba siya ng sariling pamilya? Ang totoo niyan, marami siyang manliligaw. Pero hindi siya nagkaroon ng asawa at anak. Namatay siyang nag-iisa. Ano naman po ikinamatay niya? Pasensya na, iho. Hindi ko na kasi alam ang ibang detalye tungkol sa bagay na yan. Pero sinabi niyo po na may sumpa ang painting na nabili ko? Ayon yon sa mga naunang nagmay-ari ng larawan. Tuwing gabi raw, nagkakaroon ng buhay ito. Maririnig ang mga panaghoy na nanggagaling sa mismong painting. Pasensya na po pero hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalagan Katulad ng sinasabi nyo. Kung ganon, bakit mo ko tinatanong? Gusto ko lang pong malaman ang naging buhay ni Aurora noon. Yun lang ang masasabi ko, iho. Sana hindi ka matulad sa iba na isinauli ang larawan na yon. O paano? Mauna na ako sa iyo. Sige po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Tipid na ngumiti sa kanya si Ronilo bago ito naglakad palayo. Naiwan namang nakaupo si Julius. Iniisip niya ang mga napag-usapan nila nito. Pagdating sa bahay, pagkatapos ayusin ang mga pinamili, pumasok na si Julius sa silid niya. Muli niyang pinagmasdan ang mukha ni Aurora. Biglang sumagi sa isipan ng binata ang napag-usapan nila ni Mang Ronilo. Sige, mamayang gabi, hindi ako matutulog kagad. Dala lamang ng kuryosidad, kaya gusto ring malaman ni Julius kung totoo nga ang sinasabi ni Mang Ronilo. Nung gabing yon, pinilit ni Julius na labanan ang antok na nararamdaman. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, tumayo siya sa harap mismo ng larawan. Sabi ko na nga ba, gawa-gawa lang yun Wala namang pagbabagong nagaganap Bumalik na rin siya sa kanyang higaan. Ilang saglit pa, malalim na ang paghinga ng binata. Tanda ng mahimbing na itong natutulog. Ang painting naman, biglang nagkaroon ng buhay. Maririnig ang mga maihinang panaghoy ng paghihirap. Si Aurora ay biglang naging mabalasik ang anyo. Humahalakhak pa ito habang nakikita ang paghihirap ng mga lalaking umiibig sa kanya. Dahil sa maimbing na pagkakatulog ni Julius, hindi na niya namalayan ang mga nagaganap sa painting. Paggising, nagulat pa ang binata nang makitang nasa sahig na ang painting. Anong ginagawa mo dyan? Nako, buti hindi ka nasira. Nang akmang ibabalik na ni Julius sa pagkakasabit ang painting nang matigilan siya, napatitig siya sa sahig na puno ng mga putik. Marami rin bakas na mga paa. Ano to? Bakit may mga putik rito? Naisabit na rin ni Julius ang painting at nalinisan na rin niya ang mga putik sa sahig. Palaisipan pa rin sa kanya kung saan ang galing yon. Sumasakit na ang ulo ko kakaisip. Hindi kaya pinasok ako na magnanakaw? Pero wala namang nawala dito sa bahay. Inabala na lang ni Julius ang sarili sa ibang gawain. Kinahapunan, dumating si Jimmy. Napadalaw ka. Wala kasing magawa sa bahay Bakit, busy ka ba?
Hindi naman. Bakit? Iyayayain sana kitang gumimik eh. Alam mo naman na hindi ako mahilig gumimik eh. Napapansin ko kasi simula nang mabili mo yung painting na yan, halos hindi ka na lumalabas ng bahay niyo eh. Ano, balak mong mag-ermitanyo na? Busy lang talaga ako. Walang kinalaman yung painting na yun sa pag-ayaw ko na sumama sa'yo, no? Eh, dati-dati naman kasi kapag niyayakad kita eh, sumasama ka naman kaagad. Busy nga lang talaga ako ngayon. Sus! Sa sobrang busy mo eh, nakalimutan mo na birthday ko ngayon? Ha? Birthday mo ba? Naku, ano bang araw ngayon? Naku, happy birthday Insan ha. Sorry, nakalimutan ko talaga. Huwag ka na magtampo, no? Hindi na. Basta samahan mo na lang ako. O, sige na nga. Yun! Wala nang bawian, ha? Oo naman. Ito parang bata. Kinagabihan nga, maaga pa sa oras na napag-usapan nang dumating si Jimmy sa bahay niya. Naku, aga mo naman. Magagayak pa lang ako eh. Ba't ang aga mo? Inagaan ko talaga. Baka mamaya magbago pa isip mo eh. Mahirap na. Ikaw talaga oh. Sige, dito ka muna. Nasa kwarto mo pa rin ba yung painting na binili mo? Oo. Wala naman akong balak alisin yun dun eh. Ah, ganun ba? O sige, tingnan ko lang ah. Sige lang. Pumasok na si Jimmy sa kwarto ng pinsan habang nasa banyo pa to. Tinititigan niyang mabuti ang painting. Kakaiba talaga ang painting na to. Masyadong malalim ang kahulugan ng pagkakapinta rito eh. Sino kaya yung mga lalaking to? Isa-isa pang tinitigan ni Jimmy ang mukha ng mga lalaki. Habang tumatagal ang pagkakatitig niya sa mga mukha nila, para bang nag-iiba ang mga emosyon sa mga mukha ng mga ito. Parang tingin pa niya ay gumagalaw ang bibig ng mga ito na tila humihingi ng tulong. Ang isang mukha ng lalaki ay tila pamilyar sa kanya. Isang malakas na tapik ang nagpabalik kay Jimmy sa kasalukuyan. Huy, nasa Earth ka pa ba? Kanina pa kita kinakausap eh. Akala ko lumabas ka na ng kwarto ko. Yung pala tulala ka lang dyan. Ha? Tinitingnan ko lang yung painting eh. Ang galing pala ng pagkakagawa ng gumuhit nito, no? Sino kaya artist nito? Buti napansin mo rin na maganda ang painting na nabili ko. Oh, ano? Tara na ba? Teka lang. Check ko lang muna yung mga pinto at bintana. Muling itinuo ni Jimmy ang paningin sa painting. Hinawakan niya pa yon. Nakakapaso ang init nito na agad rin niyang binawi ang kanyang kamay. May pulang likido pa sa daliri niya na dumikit. Ha? Ano to? Parang dugo. Lansa. Oh, halika na. Teka, bakit parang tulala ka na naman dyan? Ha? Wala. Tara na nga. Bago isinara ni Julius ang silid nito, lumingon pa si Jimmy. Hindi siya tiyak pero parang gumalaw ang mga mata ng babae sa painting. Sa isang bagong bukas na resto bar, dinala ng pinsan si Julius. Oh, huwag tayo magpapagabi ng gusto ha. Baka ako malintikan sa nanay mo. Oo naman oh. Magsasaya lang tayo kasi birthday ko. Sagot ko naman lahat eh. Palibasa kasi parehong hindi sanay uminom. Nakakailang bote pa lang sila ng beer ay umaayaw na sila. Nagkwentuhan na lang sila para mawala ang tama ng alak bago umuwi. Teka, ano na nga pala yung balita sa kakilala mong nawawala? May bago na bang update? Wala pa nga eh. Sa pagkakabanggit ng pinsan sa lalaking nawawala, muling bumalik sa kanyang isipan ang painting. Ang isa sa mga lalaking naroon ay kamukha nga pala nito. Uy, bakit ba lagi ka nalang natutulala dyan? Kasi insan, simula ba nung binili mo yung painting, wala ka bang napapansin na kakaiba? Wala naman. Bakit? Naitanong ko lang. Kasi di ba sabi may dala-dala daw yung sumpa? Ikaw naman oh. Sabi ko naman sa iyo, di ba,
Gawa-gawa lang ang kwento na yan. Kung gusto mo eh, sa bahay ka na matulog ngayong gabi. Total naman eh, matagal ka na rin hindi natutulog sa bahay. Eh, sige ba? Alam naman ni nanay na tayo magkasama eh. Alas 11 na ng gabi nang maisipan ang umuwi na magpinsan. Pagdating sa bahay, hindi agad sila natulog. Tinuloy pa rin nila ang pagkukwentuhan sa sala ng bahay. Maya-maya, pareha silang natigilan nang makarinig ng kakaibang ingay. Ha? Ano yun? Parang sa kwarto mo nang gagaling ah. Oo nga no. Kahit parehong kinakabahan, humakbang sila papunta sa saradong kwarto. Dala ni Julius ang baseball bat nito, habang hawak naman ni Jimmy ang walis tambo. Dahan-dahan ang ginawang pagbubukas ni Julius ng pinto. Si Jimmy naman ay nasa kanyang likuran. Nasa loob ang isang babaeng nakasuot ng kasuotan noong unang panahon. Nasa paanan nito ang mga lalaking nakaluhod sa harapan nito. Nagmamakaawa habang mga sugatan. May sinasabi ang babae sa wikang Kastila. Nagkatinginan na magpinsan at kinurap-kurap pa ang mga mata nila na tila sa pamamagitan noon ay mawawala ang imahe na kanilang nakikita. Nang mag-umpisang managhoy ang mga kalalakihan at humalakhak ang babae, napatakip na lang sa tenga ang dalawa. Para kasi yung umuugong sa kanilang pandinig. Hinila ni Jimmy ang pinsan palayo sa tapat ng pinto. Sila ang nasa painting ah. Hindi maaari. Lumingumpa si Julio sa nakaawang na pinto ng kanyang kwarto. Parehas pa silang namumutla at tila nahulasa ng pagkalasing. Umisa tayo rito sa bahay mo, dali. Baka mamaya tayo pa yung balingan na sumpa ng painting na yun. Nang hilahin siya ni Jimmy, nagpatianod na lang si Julius. Nasa labas na sila ng bahay nang bumitaw si Julius sa pagkakahawak ng pinsan. Umiling-iling pa siya. Dito na lang ako. Nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mo bang makasama sa sumpa? Nakita mo naman siguro, di ba? Pasensya na pinsan, pero hindi ako aalis sa bahay ko. Ikaw, kung gusto mo na umuwi, hindi kita pipigilan pa. Walang nagawa si Jimmy nang bumalik muli sa loob ng bahay ang pinsan niya. Ayaw naman niyang iwan ito roon. Kahit takot, sinundan pa rin niya ito sa loob. Pagdating sa kwarto, naabutan niya si Julius na nakatayo sa harap ng painting. Nang inilibot niya ang paningin sa paligid, normal na ulit ang lahat. Anong nangyari? Wala na ako naabutan eh. Baka namamalikmata lang tayo kanina. Gawa lang ng mapaglaro nating imahinasyon. Tapos medyo nakainumpa tayo. Sagot ni Julius sa pinsan habang hindi inaalis ang paningin sa painting. Para na siyang nahipnotismo nito. Hindi ka pa rin man naniniwala na may dalang sumpa ang painting na yan? Hindi pa rin. Nakainom lang tayo kaya kung ano-ano nakikita natin. Ay nako, bahala ka na nga. Naiinis ng tura ni Jimmy rito. Umalis na rin siya nang makitang hindi niya talaga makukumbinsi ito. Si Julius naman, magdamag na tinitigan ang painting. Kulang na lang ay sambahin niya ang larawan ng babae. Binilikan rin naman siya ni Jimmy kinabukasan. Oh, buti naman, ayos ka lang. Hindi ako nakatulog sa pag-aalala sa iyo kagabi, kala mo ba? Wala namang nangyari sa akin eh. Oh, ano bang sa atin? Yung nakita natin kagabi. Naniniwala ka pa rin ba na gawa lang yun ng mapaglaro nating imahinasyon? Pareho tayo? Kung gawa man ang imahinasyon natin yon o totoo yung nakita natin kagabi, eh wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga lang sa akin eh, si Aurora at ang painting. Ha? Ibig mong sabihin na hayaan mo pa rin ang painting na yan sa bahay mo? Hihintayin mo pa ba na pati ikaw eh madamay sa sumpa? Hindi nga yan totoo. Eh anong hindi totoo? Sarili mo lang ang kinukumbinsin mo na hindi totoo yung sumpa sa painting na yun eh. Ay nako Jimmy, ang aga-aga, wag mo ko umpisahan ha. Wag mong sirain ang araw ko sa mga pinagsasabi mo. Minsan, nag-aalala lang ako sa iyo. Ay nako, mabuti pa, alisin mo na yung painting na yan sa bahay mo. Isauli mo na yan kung saan mo kinuha o binili.
Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Ako na ang bagong may-ari ng painting ni Aurora. Walang sino man ang maaaring maglayo sa akin sa kanya. Uy, ano ka ba? Nababaliw ka na talaga? Dahil lang sa painting na yan eh. Hino, sana wag mong pagsisihan to. Matimpang tinitigan ni Jimmy ang pinsan bago tumalikod. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin maiwasan na mag-alala ni Jimmy. Binabagabag rin siya ng kanyang konsensya. Kung hayaan lang niya ang pinsan sa ganoong sitwasyon. Ano bang gagawin ko? Ano? Paulit-ulit niyang tanong habang napapahagod na lang ang kamay sa batok. Bigla niyang naalala ang bahay na pinuntahan nila noon at ang lalaking pinagbilan niya ng painting. Tama! Baka matulungan niya ang pinsan ko. Tinungo ni Jimmy ang bahay kung saan nila nabili ang painting. Sa kasamaang palad, wala roon si Mang Ronilio. Tanging katiwala lamang ang naabutan niya. Tikom rin ito kung kailan ang balik ng amo nito at kung saan nagpunta. Laylay ang balikat na nilisan niya ang lugar. Makaraan ng ilang araw, bumalik siya sa bahay ng pinsan. Hindi na siya nito hinaharap kahit anong pakiusap niya. Ay, siya na nga itong pinagmamalasakitan eh. Siya pa ang nagmamatigas. Naghintay pa sa labas ng bahay si Jimmy. Baka sakaling lumabas ang pinsan. Pinsan! Lumabas ka naman dyan! Simula pagkabata eh, tayo na magkasama, no? Mahalaga ka sa akin! Nagmamalasakit lang ako sa iyo! Para na kitang kapatid eh, alam mo yan! Ngunit wala pa ding tugon mula sa loob. Napapabuntong hininga na lang si Jimmy. Nakapamewang pa na tinititigan niya ang pinto. Hindi ko naman ito masisira. Sobrang tibay ng pinto na ito eh. Minsan! Babalik ako ha! Sana naman kausapin mo na ako sa susunod! Lingit kay Jimmy. Kanina pa sumisigaw si Julius ng tulong sa kanya. Ngunit hindi lumalabas sa loob ng bahay ang sigaw o kahit na anong ingay. Naririnig nito ang kanyang pagtawag. Insan! Huwag ka umalis! Tulungan mo kami! Insan, pakiusap! Huwag ka umalis! Humahalakhak naman si Aurora sa pagdurusang nakikita niya sa mga lalaking nabulag sa kanyang ganda. Pakiusap, Aurora! Pakawala mo na kami! Wala kaming kasalanan sa iyo! Parang walang naririnig si Aurora sa mga panaguhi nila. Patuloy silang pinahihirapan nito. Tila nasa malaking kawa ng apoy sila. Nasusunog ng paulit-ulit ang kanilang balak. Wala rin tigil ang ginagawa sa kanila ni Aurora na paglatigo sa buo nilang katawan. Wala nang magagawa ang pagmamakaawa nyo. Bihag ko na kayo dito. Kaya habang buhay na kayong bilanggo sa aking mundo! Habang patuloy na pinapahirapan ni Julius at ang iba pa, panay naman ang tawa ni Aurora. Tuwang-tuwa ito sa nakikitang paghihirap nila. Tila musika sa kanyang pandinig ang panagoy nila. Samantala, nagising naman si Jimmy mula sa pagkakatulog. Sana walang ibang ipahiwatig ang panaginip ko tungkol sa iyo. Sana lang eh, naiibang ka lang sa babae sa painting. Sana naman eh, wala talagang sumpa. Kinabukasan, muling bumalik si Jimmy sa bahay kung saan nila binili ang painting. Sabi ng katiwala ay naroon na si Mang Ronilo. Nagkita na ba tayo, iho? Eh, pinsan po ako ni Julius, yung nakabili ng painting dito na sabi nyo eh, may dalang sumpa. Ah, oo. Naalala ko na. Bakit mag-isa ka lang yata ngayon? Nasaan ang pinsan mo? Yun nga po ang pinunta ko dito. Bigla namang naging blanco ang ekspresyon ng mukha ni Mang Ronilo. Binalaan ko na siya, hindi ba? Eh bakit niyo po kasi kailangan i-display ang painting na yon para ibenta? Alam niyo naman pong may dalang sumpa pala. Dahil kahit ako, nais kong makakawala sa sumpa ng painting na yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Ilang beses ko nang sinira ang painting na yon, ngunit lagi pa rin bumabalik sa dati ito. Ang tanging paraan lamang para mawala to sa aking pangangalaga
kung may bibili nito. Magkaganon man, hindi ko pa rin matiis na hindi balaan ng taong nais bumili nito. Ang pangangalaga sa painting ni Aurora ay nagpasalin-salin na sa aming pamilya. Wala na po bang ibang paraan para mawala ang painting na yon? O kahit ang sumpa nito? Wala. Wala na, iho. May tanong pa ako. Yung nawawalang lalaki na taga rito din, para kasing kamukha niya yung isa sa mga nasa painting eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan ng pamilya niya eh. Siya ang huling nakabili ng painting bago mapunta sa pinsan mo. Isinauli ito ng kanyang pamilya sa akin. Kung ganun, nabiyag na rin siya sa loob ng painting? Baka may magawa pa tayo para mailigtas sila sa sumpa. Wala na tayong magagawa pa, iho. Paano yung pinsan ko? Kailangan ko siya iligtas. Hindi mo na siya magagawang iligtas. Nung pasana ay nakinig na siya sa'yo o sa akin. Susubukan ko pa rin. Kesa wala akong gawin. Nagmamadali nang tumalikod si Jimmy. Malungkot naman siyang nasundan ng tingin ni Mang Ronilo. Pagdating sa bahay ng pinsan, dali-dali siyang naghanap ng mapapasukan. Sinubukan niyang muling pihitin ang doorknob. Nagulat pa siya nang malamang bukas yun. Nabuhayan siya ng pag-asa na baka hindi pa nabibihag ng painting ang pinsan. Injan! Injan! Nandito ka ba? Dumiretso sa kwarto nito si Jimmy habang tinatawag ang pangalan nito. Walang bakas na naroon ang pinsan. Maayos din ang higaan nito. Lumabas siyang muli sa kwarto at hinanap ang pinsan sa buong bahay. Hindi kaya nasa taniman siya ngayon? Hintayin mo ako, pinsan. Nagtungo nga roon si Jimmy ngunit tanging mga trabahador lamang ang naroon at nagtatanim. Nang magtanong siya sa mga yon kung nakita ba ng mga ito si Julius, iisa ang sagot nila. Ilang araw na nilang hindi ito nakikita. Muling bumalik ng bahay si Jimmy. Sa daan ay nakasalubong pa niya ang ina na nagtataka sa pagmamadali niya. Sinabi lang niya na saka na siya magpapaliwanag. Nang makapasok sa bahay ng pinsan, dumiretso na siya sa kwarto nito. Nilapitan ang painting na nasa dingding. Napakunot-noo pa siya nang matitigan ang painting dahil tila kasi may pagbabago rito. Napatitig siya ng gusto rito nang makita ang pinsan na isa sa mga kalalakihang pinahihirapan sa painting. Hindi! Hindi ito maaari! Insan! Lumabas ka dyan! Hindi ka maaari makulong dyan! Ibinaba pa ni Jimmy ang painting sa sahig. Makailang beses niya yung inihataw sa sahig. Ngunit matibay ang painting. Hindi na napigilan ang binata na tumulo ang mga luha sa mismong painting. Nang mahimasmasan, tumayo si Jimmy bit-bit ang painting. Dinala niya yon sa bahay ni Mang Ronilo. Binabalik ko na yung painting na to sa inyo. Inaasahan ko na yan. Pasensya ka na, iho. Habang nabubuhay si Aurora sa painting na ito, hindi mawawala ang sumpa. Pero nasubukan niyo na po bang sunugin ang painting? Hindi pa. Baka kapag sinunog ang painting ay makasama ring masunog ang mga kalalakihan sa loob. Napatungo na lang si Jimmy. Nakalarawan sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Halika, tumuloy ka muna. Baka makaisip tayo ng ibang paraan. Dapat ba kitang pagkatiwalaan? Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang pinsan ko at ang iba pa. Katulad nila, biktima rin ako. Nagkataon lang na malaya ako pero kasama rin ako sa sumpa. Dala ng bugso ng damdamin, hindi na nakapagpigil si Jimmy na hindi kwelyuhan ng matandang lalaki, kahit mas matanda pa ito sa kanya. Kahit ano pa sabihin mo, ikaw pa rin ang may kasalanan ng lahat. Ilabas mo ang pinsan ko! Ilabas mo sa lintik na painting na yan si Julius! Napaubo naman si Mang Ronilo sa higpit ng pagkakakwelyo sa kanya. Isinalya pa siya ng binata. Mag-isip ka ng paraan, ha? Paano mapapalaya ang pinsan ko? Kahit patayin mo pa ako ngayon, wala akong magagawa sa bagay na yan.
kay Aurora ka magmakaawa kung mahahabag siya sa iyo. Susunugin ko ang bahay na to. Kasama ka at yung sinumpang painting na yan. Hindi. Hindi mo magagawa yan. At huwag mo kong takutin sa mismong pamamahay ko. Kesa magwala ka dyan, bakit hindi ka muna huminahon? Ang matinding galit dyan sa puso mo ang lalong bumubuhay kay Aurora. Napasulyap naman si Jimmy sa painting na nakasandal sa pader malapit sa may pinto. Tingin niya sa mukha ng babae ay lalo itong nasisihan, at ang mga mukha ng kalalakihan kabilang na ang kanyang pinsan ay lalong naghihirap. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Jimmy. Palakad-lakad rin siya sa harapan ni Mang Runilo. Alam mo ba, iho, na wala akong pamilya. Bukod tanging ako lang ang hindi na nag-asawa sa pamilya. Ibang klase ka rin, no? Nasa komplikado tayong sitwasyon pero gusto mo pang ikwento yung talambuhay mo. Hindi naman siya pinansin ni Mang Runilo. Nagpatuloy lang ito na tila hindi siya nagsalita. Nang malaman ko na ako ang magiging susunod na tagapag-ingat ng isinumpang painting na iyan, nakipaghiwalay ka agad ako sa aking nobya noon. Sinabi ko na hindi ko siya kailanman minahal. Habang sinasabi ko yun at umiiyak siya sa harapan ko, parang paulit-ulit akong sinasaksak ng patalim dito sa mismong dibdib ko kung nasaan ang puso ko. Tuluyan ang napukaw ang atensyon ni Jimmy sa sinasabi ng kaharap. Kitang-kita rin niya sa anyo nito ang matinding hirap na pinagdaanan. Muling nagpatuloy si Runilo. Umupo pa ito sa upo ang malapit rito. Noon lang napansin ang binata na may hawak itong tungkod. Malaki rin ang ibinagsak ng katawan nito nung huling makita niya ito. Hindi tuloy niya maiwasan na makonsensya sa ginawa nito kanina. Namura tuloy niya ang sarili sa isipan dahil alam niyang hindi siya pinalaking bastos ng ina. Ano pong nangyari pagkatapos? Tipid pang ngumiti sa kanya si Runilo bago nagpatuloy sa pagkukwento. Naniwala siya kagad sa sinabi ko. Galit na galit ang kanyang mga magulang sa akin. Inatake sa puso ang kanyang ama dahil sa nangyari. Simula noon, umalis ang buong pamilya niya sa bayang ito. Ang iskandalong nangyari noon ay kalaunan nabaon na rin sa limot. Pagkatapos ng maraming taon, sakalang sila bumalik rito ng kanyang pamilya. Pero mahal niyo siya, hindi ba? Bakit kailangan niyo magsinungaling? Naisip ko na kapag hindi ako magkakaanak, hanggang sa akin na lang ang pag-iingat sa painting, baka sakaling maputol na rin ang tradisyon sa aming pamilya. Kung totoo yan, bakit hindi yun naisip ng ibang naging tagapag-ingat ng painting? Hindi ko alam. Tsak na may sarili silang dahilan. Bukod tanging kayo lang ang hindi naging makasarili. Isinakripisyon niyo ang sariling kaligayahan para sa pag-aakalang matatapos rin ang sumpa sa painting na yan. Sa kabilang banda, naging makasarili pa rin ako. Ang dami pa rin na biktima ng painting na yan ni Aurora. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa kong iyon. Lumapit si Jimmy sa painting para kasing naririnig niya ang kanyang pinsan. Insan, naririnig mo ba ako? Lumingon si Jimmy kay Mang Runilo. Nagmamakaawa si Julius na tapusin ang kanilang paghihirap. Ano pong gagawin natin? Patawarin mo ko, iho. Ngunit hindi ko alam. Muling kinausap ni Jimmy ang pinsan. Parang gusto niyang umiyak dahil sa panaghoy na naririnig sa loob ng painting. Para na rin siyang nasasaktan sa pagpapahirap nito. Gagawin ko, insan. Patawarin mo ko. Malungkot na napatitig si Runilo sa binata. Nahihinuhan na niya kasi ang naisipagawa ng pinsan nito. Maya-maya tumayo si Jimmy. Binitbit nito palabas ang painting. Kumuha siya ng gas at saka ito binuhusan. Natitiyak mo bang yan ang tamang gawin? May pagpipilian pa po ba tayo? Kaya lang eh. Napatungo na lang si Mang Runilo. Hindi rin niya kasi alam ang gagawin para matapos na ang sumpa sa painting. Nang sindihan niyo ni Jimmy ay nagsimulang kumalat ang apoy.
maririnig ang malalakas na sigawan na nanggagaling sa loob ng mismong painting. Napatras si Jimmy habang hindi nilulubayan ng tingin ang nagliliyab na painting. Nagulat pa siya nang biglang may apoy na lumabas rito at tinumbok noon si Ronilo. Sindak na napatingin siya sa may edad na lalaki nang matumba ito. Nagsimula na rin kumalat ang apoy sa bandang dibdib nito. Agad niya itong dinaluhan. Pinagpag niya ang apoy sa damit nito. Ayos lang po kayo? Oo, iyo. Maraming salamat. Napatingin si Ronilo sa kwintas ng binata. Pinaglipat-lipat nito ang paningin sa mukha nito at sa suot na kwintas. Saan mo na ako? Ang ibig kong sabihin eh, sino ang nagbigay ng kwintas na yan? Ibinigay po to sa akin ng nanay ko. Sabi niya, mahalaga ito dahil galing pa to sa tatay ko. Bakit po? Ay, wala. May pagkakatulad lang kasi. Tinulungan pa ni Jimmy na makatayo ito. Nilapitan pa nila ang painting sa kanilang pagkamangha. Unti-unting humuhupa ang apoy, ngunit ni Katiting, hindi man lang to nasunog. Huh? Anong klaseng sumpa meron ka? Titigan mong maigi. Tanging ang larawan na lang ni Aurora ang nasa painting. Wala na ang larawan ng pinahihirapan ng mga kalalakihan. Huh? Nasaan na yung pinsan ko? At yung iba pa? Nanatili pa rin ang sumpa sa painting pero nakawala na ang pinsan mo at ang iba pa sa sumpa. Labis mang nalungkot si Jimmy, naisip niya na mas mabuti na rin yon kesa habang buhay na nagdurusa ang kanyang pinsan at ang iba pa. Ibig ko bang sabihin muling maghanap ng mabibiktima si Aurora para makulong sa painting? Oo, ganun na nga iho. Eh, nakikiusap po ako. Huwag nyo nalang hayaan na may makakuha pa ng painting na to. Payak na ngumiti si Mang Ronilo. Hinawakan pa nito ang balikat ni Jimmy at bahagyang pinisil. May nababasang damdamin ng binata rito na hindi niya maipaliwanag. Dinala nila ang painting sa basement ng bahay. Mananatili ang painting na yan hanggang dumating ang tamang taong mag-iingat sa kanya. Kung sino man yon, naniniwala ako na hindi niya susundan ang ginawa ko. Alam ko, magagawa niyang pangalagaan ito nang walang masasakripisyong buhay. Hindi na rin nagtagal si Jimmy sa bahay ni Ronilo. Habang pauwi, muling dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang pinsan. Matuli na lumipas ang tatlong buwan. Naging mahirap man kay Jimmy ang ipaliwanag ang nangyari sa pinsan, sinabi pa rin niya ang lahat sa ina. Inilihim na lang niya yon sa ibang tao dahil alam niyang hindi lahat ay bukas ang kaisipan pagdating sa mga kababalaghan. Si Jimmy lamang ang naiwan sa kanilang bahay ng mga sandaling yon. Nasa kabilang bayan kasi ang kanyang ina para matulungan ang isang kamag-anak nila na naroon. Dalawang kalalakihan ang dumating na dala ang painting. Iniabot rin sa kanya ang sulat na galing kay Mang Ronilo. Bago umalis ang dalawang lalaki, sinabi nito na isang linggo nang sumakabilang buhay si Mang Ronilo. Hanggang makaalis ang dalawa ay tulala pa rin si Jimmy. Ilang sandali muna ang pinalipas niya bago binasa ang nilalaman ng sulat. Ayon rito, nais ni Mang Ronilo na siya na ang mag-ingat sa painting. Wala daw karapat dapat mangalaga rito kundi siya. Dinala ni Jimmy ang painting sa bahay ng pinsan na si Julius sa mismong silid nito. Hanggang sa kasalukuyan, nagtataka pa rin ang binata kung bakit sa kanya iniwan ang painting samantalang sa pagkakaalam niya, dapat sa kapamilya lamang nito iiwan ang painting. Siguro, wala nang malayong kamag-anak si Mang Ronilo, kaya sa akin na lang niya iniwan ang pangangalaga sa painting na ito. Matagal na tinitigan ni Jimmy ang larawan ni Aurora. Sadyang walang kapantay ang ganda mo. Dahil sa sumpang dala mo, marami ang nasirang buhay eh. Tama lang na makulong ka dyan habang buhay. Katulad ng ginawa mong pagbiyag sa kanila. At habang nabubuhay ako, titiyakin kong wala ka nang mabibiktima pang kalalakihan. Naglakad na palabas ng kwarto si Jimmy. Narinig pa niya ang tinig ni Aurora.
hindi na niya yun pinansin pa. Tiniyak niya na nakakandado ang kwarto na yon habang buhay. Makukulong na roon ang alaala ni Aurora at ang pinsan niyang si Julius. Wakas!